Alright, so magandang araw muli sa inyo lahat mga kamaestro. So nagbabalik na naman tayo ngayon para dito sa ating panibagong video. So ang video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan natin ito, no? Magkano nga ba talaga ang ating matatanggap na clothing allowance ngayong 2024? Ito ba ay nagkakahalaga ng 6K? O ito ba ay magiging 7K na? Ayan, pero bago natin alamin yan at pag-usapan yan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag na huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at syempre, i-subscribe mo na rin itong ating YouTube channel, El Maestro Sir Anton Official. Ulitin ko po, paka-search lamang sa inyong mga YouTube, sa inyong mga Google, sa inyong mga browser, ang El Maestro Sir Anton Official at lalabas na po itong ating YouTube channel. Pakiclick lamang po ang subscribe button dyan kasi libre lang naman po yan, wala pong bayad yan. And syempre, ang notification bell button, pakiclick na rin po para manonotify kayo. Always updated kayo every time na may mga bago tayong upload na video katulad ito. Alright, so nabanggit ko na nga kanina ka maestro, pag-uusapan natin ngayon itong ating matatanggap na clothing allowance. Ayan, kasi marami nagtatanong sa atin. Ayan, kasama na po ito si ma'am. Ayan, so may nag-chat po kasi sa ating page kanina. And syempre, meron din mga nagtatanong dito sa ating sa comment section ng ating mga posts sa YouTube at sa ating Facebook. Nakalagay dyan, or tanong ni ma'am, El Maestro, magkano ba talaga ang ating clothing allowance this year? Ayan, so yan po ang tanong ni ma'am, no? Magkano daw ba talaga ang ating matatanggap na clothing allowance this year? Ayan, kasi kung mapansin po natin, doon po sa aking naunang video, ay natalakay ko na po yan, na yung atin pong matatanggap na clothing allowance for this year is 7,000. Ayan, kasi meron daw pong mga napapabalita na ito daw ay 6,000, then meron namang iba 7,000. Ayan. Pero bago ko po talakayin yan, no, ang atin pong opinion na ipinapahayag ngayon, ito po ay pansarili ko lamang po, hindi po ito official na pahayag ng DepEd or ng kahit sino man. So ito po ay personal opinion ko po. So hindi ko po sinasabing lahat po ng babanggitin ko dito is tama, no? Ito po ay based lamang sa ating nalaman, based lamang po ito sa mga sa research na ginawa natin tungkol dito sa usaping ito. Okay? Pero syempre, aantayin pa rin natin ang magiging official na pahayag ng DepEd and syempre ng DBM. Kasi sabi nga natin, ang makakapag-confirm lang po niyan ay kapag lumabas na ang budget circular na magmumula mismo sa Department of Budget and Management. Pero ngayon, himay-himayin natin, no, kahit papano para magkaroon tayo ng konting idea. Alright? So meron kasi tayong tinatawag mga kamaestro na ano, na exemption sa mga tax. Okay? Ito yung tinatawag natin na tax exempt de minimis, no, benefits to all government employees, no. Ayan, so kung pupuntahan natin mga kamaestro yung Bureau of Internal Revenue, yung Revenue Regulations Number 11-2018. Ito po yung amending certain provisions of revenue regulations. Ayan, as amended to implement further amendments introduced by Republic Act Number 10963 o yung ating train law. Kung pupuntahan po natin yung Revenue Regulations Number 11 Series of 2018 or -2018, no, sa Section 6. Ayan, punta tayo sa Section 6. Ito, yung Section 6 ng Revenue Regulations na yan. Nakalagay dyan, ito, yung letter E, Uniform and Clothing Allowance not exceeding 6,000 per annum, no? So, kung ito po ang pagbabasehan natin, wala po tayong tax or wala tayong tax, no? Kapag ang matatanggap natin na Uniform and Clothing Allowance is 6,000 pesos below. So, dahil nga po ito ay naging 7,000 na, baka yun po yung nababanggit na hindi eksaktong 7,000 yung ating matatanggap dahil ito ay babawasan na po ng tax, no? Pero sabihin ko, ito po ay hindi pa official, ito po ay base lamang sa ating pagkaintindi, base lamang po ito sa ating understanding, no? Mas maganda nga po yung 7,000 ay buo nating matatanggap, no? Pero kung ito po yung pagbabasehan natin, yung revenue regulations mismo na galing sa BIR, ang exemption or exempted lamang po sa tax ng ating uniform and clothing allowance is 6,000 per annum, no? 6,000 below. So dahil nga po tayo ay naging 7,000 na, ang pag-uusapan natin dyan is kung yung remaining na 1,000 is subject to tax. Okay, so yun po yung tanong natin, na ang makakasagot lamang po nyan is kapag ang DBM ay nagbaba na po ng budget circular. Okay, so sana po ay na-clear natin, no, na ang exemption lamang po sa tax is 6,000 for the uniform and clothing allowance. Now, yung 1,000 na sobra para mabuo yung 7,000,
yun po yung tanong natin. Okay? Na sana po mayroong makapag-comment dyan, no? Kung para ma-sure lang natin na kung yung remaining 1,000 is subject for tax. Okay? Pero yung 7,000 po na yun, ay sure na po yun, no? Kasi kung magbabasihan po natin yung general provisions, so kung magbabasihan po natin yung general provisions ng fiscal year 2024, puntahan po natin yung section 58. Ayan. So ito po yung section 58. So puntahan po natin yung section 58 ng General Appropriations Act fiscal year 2024. Malinaw pong nakalagay dyan, no? Section 58, uniform or clothing allowance, an amount not exceeding 7,000 pesos per year is hereby authorized for the payment of uniform or clothing allowance to each qualified government employee subject to Budget Circular Number 2018-1 dated March 8, 2018 in such other guidelines issued by the DBM. Alright, so ito po yung pinagbasihan natin kung bakit nagawa po natin yung video natin few weeks ago regarding po dito sa 7,000 na clothing allowance. So malinaw pong nakalagay dito sa General Appropriations Act Fiscal Year 2024 na meron na pong allotted na 7,000 clothing allowance sa lahat po ng government employee. Ayan, no? Sa Section 58 po yan ng General Appropriations Act Fiscal Year 2024. So, yan po yung ating legit na source, no? Kung bakit natin nasabi na yung ating po matatanggap na clothing allowance is 7,000 pesos for this year. Now, ang question ko nga po dyan, at hindi po lang po ako sure, is kung yung exceeding na 1,000 pesos is subject to tax, no? Kung subject to tax man po yan, so hindi natin buong matatanggap talaga yung 7,000, no? So yan po ay alamin natin yung mga kasagutan yan sa mga susunod na updates natin dito sa ating channel, alright? So kung mayroon tayong makuhang mga bagong update dyan, mga latest update dyan regarding dito sa ating clothing allowance, abang-abang lamang po kayo sa ating channel. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so don't forget na isubscribe mo tong ating channel, no? Para manonotify kayo, no? Para pag mayroon tayong mga bagong upload na videos katulad dito, yung mga bonuses, mga allowances ng teachers and other government employees, kayo yung una makakaalam at kayo yung una makapanood. Okay? And syempre, click nyo yung notification bell button para always manonotify kayo every upload natin ng video. Dito ko na po tataposin itong ating video muli. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!